Bawat strand ang hair. Bawat strand ka. Bilangin mo. Sige, char. Hi, I'm Risa Dadja, but you can call me Dutch. Huwag kang magulo. Okay, recently merong payday sale ang Shopee, yung March 15 nila, and then meron silang vouchers na zero minimum ang babayaran or ang bibilhin mo para magka-free shipping ka. And then so syempre, I took the opportunity and bumili ako. Papakita ko sa inyo yung Shopee haul ko. Papakita ko rin yung ibang mga binili ko sa Shopee pero hindi nitong March 15. So before pa. First, ito dahil nakalabas na siya, papakita ko sa inyo ito. Ano siya, alcohol spray, 50ml siya. Meron siya iba-ibang kulay. Alam ko, 14 pesos to. Merong black, may blue, may purple ata. Kinuha ko clear. And then, isa pang black kasi may pagbibigyan ako. Eh, pero ito, ang binigay na sapitan sa akin is blue. Eh, ayoko nun. Kaya, bigyan ako ng kuya ko ng clear kasi meron siya. And then, yun, so dalawa binili ko ito, 14 pesos na. Next, ang kinuha ko ay wallet. Teka, nasa walls ako kasi ginamit ko na. Saan nagkatingin? Akala ko talaga may laman. So ito siya. Guess what? This is only 35 pesos. So cute, tas may bling-bling na siya dyan lang. May nakasabit na siya. Open natin so you can see. Siya. Oops, may card. Tanggalin natin. Ayan. So pwede kang maglagay ng photos o sa akin. Picture ng nanay at tatay ko yung nakalagay. Hindi makikita. Pero hindi kasi kasha yung grad pic ko dito. So, ayun. Tapos may lagyan ng pera. Hindi ko na papakita pera ko sa inyo. Ayan. Tapos lagyan ng cards. Meron dyan. Walang, yun nga lang sad. Wala siyang nalagyan ng barya. Kasi halos laging barya pera ko. Pero ayun. Konti naman barya ko ngayon. So, okay lang ngayon. Pero maganda rin kasi na manipis para, di ba, portable. Char, lahat mo ng wallet portable. Pero, yun na yung malalagay mo sa bulsa mo nang hindi ka mahihirapan or hindi siya mauumbok sa pants mo. So, ayun. And then, ano ba next na binili ko? Ay, makeup! Kasi ako, hindi na ako nagkikilay. Kasi nga, blessed with kilay. Ang ganda ng kilay ko. Char. Ano, inahit ko na lang siya and then sinusuklay ko. Pero, I found out through Maris Racal. Wow! Sure. Maris Racal. Kasi ang ginawa niya nung nag-makeup siya, eyebrow soap. So ako, naghanap ako sa Shopee ng murang eyebrow soap. And this is what I found. Magkano mo ito? 49 pesos? Ito siya. Kiss Beauty Brow Styling Soap. Colorless and lasting nature. 3D Styling Lock. So yun yung packaging niya. Very cute lang. Ayan. So before and after, yung directions, what not, how to use. Open natin, pakita ko sa inyo. Sorry, nasa gilid kasi din lang kaya nung nalagyan natin. So, ito yung spoolie. Spoolie tawag ito, di ba? Pero, ang nainis lang ako kasi maliit siya. Ang hirap kayang mag-ganon-ganon. Pero, okay na rin siguro kasi kung dito mo siya malalagay, matatago mo siya. Kasi wala ko ibang spoolie sa bahay. Kaya parang gusto ko nang may mahabang hawakan pa. But anyway, so ito siya. Ang kit-kit niya. Naka-tinkan siya. So, ayan. And then, ang kinuha ko ay, ano nga ba ito? Peach? Oo, alam ko, peach yan. So, ang cute niya kasi nag-i-slide mo lang siya, open mo siyang ganon. Tadaan! And, alam mo na kung ginawa nung binuksan ko to, inamoy ko. And, amin mo. Ano amoy? Mabango. Wala nga nga amoy, nilaloko mo ko. Wala. Hindi siya mabango, parang amoy plastic na mabango. Hindi siya mabango. Tapos akala ko nung una, meron siyang plastic na parang nakapatong. Paano ko ba papakita? Kasi, ayan. Pero wala. Tapos parang, sabi nga ng kuya ko, walang laman. Meron siya. Sobrang ano lang. Kasi nga, di ba, soap siya. Hindi siya yung soap na panlaba or yung pangligo mo. Para siyang ano, para siyang wax na tuyo. So, ganon. And hindi nga siya nalalagay. Ito, pag nilagay ko sa kamay ko, wala. Hindi mo makikita. Siguro dito mo lang siya makikita kapag try natin. Ayan, kita. Makikita mo lang siya. Ayan, nag-white na yung ano ko, spoolie ko. Tapos, igaganan mo siya sa kilay mo. O, diba? Nas laging maayos yung... Eh, kita mo na yung bawat strand ng hair. Bawat strand ka. Bilangin mo. Sige, char. Pero, ayan.
Galing naman ang kasama ko dito, tahimik talaga. Sabi ko kasi magbablog ako. Sabi ko ako muna. Sunurin. Char. Anyway. Kasi pupunta kaming Antipolo. Eh, diba sabi ni Inka Magnaye, wow, char. Sa TikTok, sabi niya, ang sasakyan is great siya. Parang alternative for a studio. Lalo na pag mag-record ka. And even videos like this. Kasi, diba nga voice actor siya. So, ayun. Kasi parang nag- sound cancelling na rin ang sasakyan dahil nga maraming camera lubas na ayun. Pero ayun, so sabi ko dito na ako magbablog and wala, excited na ako kasi i-vlog to kasi ano lang siya dumating and bago ako umalis, dun ko siya binuksan kaya nga ngayon maayos kilay ko, hindi siya yung kalat-kalat na kasi wala talaga akong pangayos ng kilay dahil hindi man ako marunong kasi diba, so mabalik ko siya dito, hindi ko na siya tatanggalin sa box ko, yan siya, balik ko na siya. Ano ba ibang binili ko? Alam ko, bumili pa ako ng phone case, 53 pesos. Ito siya. Pakita ko na lang mamaya. Hindi pa siya dumating dahil sa China pa siya. Alam ko, parang aqua yung kulay niya. And, magkano nga ba yun? 53 pesos siya. Meron pa akong nakitang tigo 115. Pero, sabi ko, okay na yung 53 pesos. Kasi, okay na yun. Maganda naman yung kulay. At ito kasing gamit kong case, black lang siya na plain. Share ko na rin sa inyo yung mga makeups na nabili ko nung 38 sale. Yay! Pero hindi siya totally lahat 38 kasi syempre na muna, alam mo na mga tao, ang bilis-bilis nilang, ang bilis nila sa pagdating sa sale, uubusan agad ako. Kaya, okay lang. So, ang 38 pesos na nabili ko, eto, EB Ever Belena na, foundation refill. Okay na ako sa refill kasi nagagamit yung salamin nung mismong compact dahil meron naman akong salamin sa bahay. Hindi ako masyadong nagme-makeup sa labas. So, okay na siya and very nalagay mo lang siya sa ko. Ito lang yung makeup bag na gamit ko ngayon, maliit lang. Kasi kaunti lang dala ko. And then next na binili ko, Advance Ever Belena. This is 89 pesos ata in the shade of rose. Tapos, ayan, manufacturing date niya, November 2019. So, ngayong 2021, ma-expire na siya. Pero okay lang yan. Tapos, meron na siyang, diba, so cute. Kita nyo na. Meron siyang mirror. Yun nga lang, wala siyang cushion. Wala siyang sponge. So, ang gamit ko dito, blush brush. Akala ko nga una, powder brush siya. So, sabi ko po ako. Wala. Tapos next na binili ko, full face makeup palette. Dati siyang 320 and then nakuha ko ng 198 lang. Kinuha ko na siya kasi ito siya makita ko. And then bumili ako ng 120 pesos na may brush set ng Ever Belena ata yun. Pero yung palette ko, Play to Slay, Careline siya. Ganun din, 2019 din manufacturing date. Kaya nga sila lagi sale eh, kasi pinapaubos na lang nila para makapaggawa sila ng bagong batch na, hindi ma-expire agad. Ewan ko. Tapos ito, gamit ko pala siya ngayon. Nag-eyeshadow ako. Tinan niyo. Very minimal lang. Tapos itong blush na gamit ko dun din sa palette na yon. Meron siyang dalawang klase ng blush. Yung isang blush niya, halos malapit sa kulay nito, rose, pero mas light pa to. And then may mas dark ng konti dun. Na pink din. Also, may highlighter na siya. And, marami na siyang eyeshadow na may glitter, na sa iba may dark colors. Ayun. Ano ba bang pakita ko? Meron pa akong binili na desk organizer na 135 pesos lang. Dumakabisado kayo mga pinagbibili ko. Sobrang budgeted yung pera ko. Sobrang wala akong pera. Kailangan ko talagang alamin magkano yung binibili ko. Alam mo yun? Sana yung, alam yung goal ko. Yung magsha-shopping ako, hindi ko titignan yung price tag. Diba? Ang saya nun. Kuha ka ng kuha, add to cart, tapos lagay mo na sa cashier. Oh, eto. Magkano? Okay, eto pera. Pak! Ganun. Charot. Pero layo na punta ng usapan. 135 pesos siya, tapos ako nag-assemble. At ang pinili kong kulay ay brown. Parang cute. Kasi kapag black, baka hindi na siya makita sa table ko. Kasi black din yung table ko. Tapos, bumili pa ako ng isang desk organizer na green. Ito siya, 75 pesos. Pero meron ako nakita sa ibang shop na 50 pesos lang yon.
Anyway, hindi ko na kinuha kasi kapag sa ibang store ba ako kumuha, yung free shipping, di ba? Hindi mo naman parang may minimum fee kasi yon. So, sinama ko na siya dun sa 135 pesos. Tapos, bumili ako ng maliit na notepad na unicorn. 8 pesos siya. Nung nakita ko sa labas, 40 pesos siya sa mga mall. Tapos, sa ibang store, nasa 20 pesos siya. So, 8 pesos okay na yun. Ginagamit ko siya pang pag meron akong isulat na note sa mga order sa akin or sa mga regalo ko, ganun. Karang mo lagi naging regalo. Pero, Dito na tayo. We are on our way to Winky. Ito yung Only Wings dito sa may Antipolo. Ang daan niya is sa may Shopwise, kakanan ka, ang papuntang Lores. Ano ba to? Lampas ng Lores? Yup. Lampas ng Lores. Ay! Antipolo Doctors. Uh-huh. Ayan. And then, alam ba, naligaw-ligaw kami kanina kasi para kaming ginagago ng ways. Ng ways na to. Bad ka. Hindi kasi, hindi char. Arang nag-decide na kami sa Robinson's na lang kami kakain. Tapos biglang, ito na pala. Yeah, we are pulling up. Meron ding Alvin's Pizza dito. So if you want pizza and wings. Ito ang Only Wings for 229. Nakikita ko, napakita ko sa inyo. Chenon! Ayan siya. And then they have, pangalan nito, they have a Facebook page. Doon ko siya actually nakita. Kasi nagayaya to na, sabi niya, may alam ka bang Only Wings? Sa Antipolo ang gusto niya. Na ito, naghanap ako sa Facebook. And then this is what I found. Sa tutu time mo, marami na siyang flavors. I think 5 or 6. Pero pag gusto mo ng additional flavors, mga special, 249. O di ba kabisado ko pa din? So ayan, yan na siya guys. Very cute lang, open space siya. So if you're worried about COVID and all that crap, open space po sila. And then of course, mag-facial tayo and face mask. Ayun, wala masyadong tao kasi gabi na. And it's a weekday, kaya hindi siya jam-packed. Siguro compared kapag Sabado or Linggo, madami sigurong tao. Ito na, baba na tayo. Ha? Baba na kami, bye-bye. Baba na kami, bye-bye. Dito na po kami sa taas. Makikita nyo, kabahayan yung likod niya. Mga bahay-bahay. Second floor siya. Taas ng Alvin's Pizza. So, dito kami umakyat kanina. Kapit na pa ganun. Same daan niya. Nag-CR yung kasama ko. Nag-EV siya. So, nakalock yung CR sa baba kasi first stop lang daw pala. Video dito kasi nagpapatugtog sila, baka ma-copyright ako. Tawa sa copyright, Mati. Niya sa wakas. Kasi kailangan ng QR code, i-scan nila. Kasi ang patagal na ako ng QR code, siya ang patagal-tagal. Ano ba yung QR code? Ano? Tumuli lang yung wallet lang punto.
may cheese, ay, may cheese and chicken yung loob, and then may lettuce. Tingnan ko may sauce. May tomato rin siya. Parang walang sauce. Ay, hindi, kasi ikaw maglalagay ng sauce, syempre. Lagyan natin. Pagkausap niya, papa niya, English lang. Tara, tikman na natin. Na namin yung first round. Sunod na round namin is garlic parmesan. Narap pa kaunti. Grabe, ang sarap magkanin kasi ang sobrang lasa. So, nag-ilaw na sila. Ang cute. Nag-ilaw na rin dito. Nakakahilo daw. Tinan nyo. Oh, so cool. O, diya. Hiyo. Para ka nasa arcade, no? Ito vibes. Hilig mo sa Crocs eh. Sa may saat niya ngayon, Crocs din. Ito. Ay, para ano, para mukha siyang medyo presentable, tapos hindi mo kailangan ng medyas. Para kang nasarap na kasapat. May Crocs din ako, para bata pa ako nun. Ayoko na ng Crocs. Hindi siya fashionable. Char, para sa akin. Depende na lang sa Crocs. Hello! I'm back. Sana. So, Okay, check ko lang yung Winky. Grabe yung ring light ko dito. Char. Yung Winky, ang explain sa amin ng waitress, hindi ko na siya kinuhanan kasi nahihiya ako. Explain niya, tuwing weekdays, meron silang promo na, meron silang promo na 249 pesos, meron ng burger, fries, chicken poppers, and wings, kasama na rin yung iced tea. So, may choices ka sa iced tea. It's either blue lemon or red tea. So, una namin tinry ay blue lemon and then sinunod yung red tea. Itong promo na to, parang starter promo, tuwing Monday to Fridays lang siya. And then, 11 a.m. to 9 p.m. Kapag weekends naman, ang offer lang nilang only ay yung chicken wings and then fries and yung iced tea. So, weekdays lang yung may kasamang burgers and chicken poppers. So, parang akala ko, tinanong ko kasi akala ko parang this March lang yung promo na yon. Pero yun pala, tuwing weekdays lang siya. So, masarap yung burger nila, chicken sandwich siya. Kaya pala hindi nila nilalagyan pa ng sauce kasi ikaw maglalagay nun. It's either lagyan mo na hot sauce, mayo, or ketchup. So, that's good. Ang fresh din nung lettuce nila. Pinaka-favorite ko na flavor doon ay yung garlic parmesan. Sarap. Parmesan. Char. Sarap. Ikaw, anong favorite mo doon? Yung una natin in order? Buffalo wings. Oo, buffalo wings. Oo. Sakto lang yung anghang niya. Eh, yung sriracha. Sarap. Paano yung sriracha? Medyo ano siya, parang hindi siya ano eh, masyado siyang maanghang eh. Parang masarap na. Yun nga lang, maano ka talaga, maanghangan ka talaga. Buti na lang, malamig yung inumin nila doon. Ala, yan na, ayaw na bumalik. But anyways, yung kailangan.
Pero favorite ko yung, ay, natry ko yung salted egg. Masarap siya. Alam mo, mapapakanin ka talaga. Pero, hindi na ako nagkanin kasi ang ginagawa ko, ang kanin ko, yung fries. Tsaka sayang kasi kapag nagkanin ka na, tapos mabubusog ka ng alam. Yun lang. Nung ano oras na pumasok? Let's go. Mga 5:30 tayo pumasok. So, tapos tayo. Mag-alas 7. Mga 1.5 hours. Yun. Nung pumunta kami doon, wala masyadong kumakain. So, parang, parang puno. Puno yung, ano ba? Pero, ano, puno yung tables nila. Tapos, nung natapos kami, may waiting na, may mga nakapila na doon. Kaya pala, hindi na rin kami makatambay ng matagal kasi kailangan nilang i-accommodate yung iba. Pero ang sarap, ang maganda yung service nila kasi magandang mag-explain yung waitress nila, mabait. At tapos, yung, syempre yung may kita yung mukha niya kasi nakamask siya. But, ano kasi, maririnig mo sa boses niya na nakangiti siya. Ang taray! Kasi yung lalaki, hindi nagsasalita, yung mga lalaki yung waiter nila. Aabot lang nila sa'yo kailangan mo, tapos tatanong lang nila kung anong kailangan mo. And then, after namin doon, pumunta kami yung Centro Mall, kaya nga nag-picture-picture kami. Wala lang, cute lang, kasi hindi pa ako nakapasok ng Centro Mall. Pero, yun, wala masyadong bukas, kasi nga bago pa siya. Tapos bumili lang kami sa Mercury ng mga snacks para tambay lang kami dito. Dito kami ngayon sa overlooking sa Antipolo. Pero hindi kami makapark mismo dun sa may overlooking kasi motorcycles lang yung pwede. Kasi nga makitid yung parang sidewalk niya. So no parking yung mga sakyan. Ayun, dito kami. Hindi naman siya overlooking. But it's okay. It's still Antipolo. Char! So ayun, thank you so much for watching. Lahat pala ng binili ko, ilalagay ko yung link sa baba. Tas para if, this is not sponsored. If you're interested lang in buying. Pero ayun, naka-sale siya mostly mga binili ko. Bye!